hanggang sa nag-usal itong si Lolo Ruben. Matapos nitong mag-usal, ay tila ba nahilo ang aswang na yon at bumagsak silang pareho sa lupa. Yung aswang halos mabalian ng mga buto dahil sa lakas ng pagkakabagsak nito. Pero si Lolo Ruben, bumagsak yon nang nakatayo. Tila ba hindi nito ininda ang napakataas na hinulugan nilang dalawa? Pagkabagsak nilang dalawa, agad namang bumalik itong si Lolo Ruben patungo kila Lolo Enteng. Pangisi-ngisi pa yon habang tumatakbo papalapit. Ito na! Hintayin niyong makabalik yan sa kanilang bahay. Wika ni Lolo Ruben. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakabango na itong nilalang. Naanimoy umuunat dahil sa mga natamo nitong sakit sa katawan. Para kasi itong ibinalibag sa lupa kung iisipin. Hanggang sa nakabango na ito at nag-anyong pusa. Pumasok yon sa bahay nila. At naghintay itong sila Lolo Ruben kung sakaling lalabas pa yon. Nung napagtanto nito na hindi na talaga aalis ang nilalang na yon, ay pasimpleng lumapit dito si Lolo Ruben. Dahan-dahan niyang kinuha ang tatlong bulaklak ng papayang lalaki. Itinapon niya yon sa ilalim ng papag ng matanda. Matapos yan, ay nagsisisigaw na itong matanda na naging sanhi upang magising ang dalaga. Wala nang sinayang na oras itong tatlo at umuwi na ito sa kanika nilang bahay. Masaya yon, Teng! Tara na! Wika ni Lolo Ruben. Di na umiimik itong dalawa dahil sa kanilang nasaksihan. Tila ba si Lolo Ruben lang ang nasisiyahan sa kanyang ginagawa? Amading, bukas balikan mo yon, ha? Sambit pa nito. Tumangulang naman itong si Amading at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Kinabukasan, bumalik itong si Amading doon sa bahay nila Abeng. Ayo! Abeng? Andyan ka ba? Wika ni Amading habang kumakatok. Saglit. Sagot ni Abeng. Hanggang sa pinagbuksan na nga siya ng pinto nito para papasukin. Agad niya namang tinanong kung nasaan ang lola nito. Maniwala kayo o hindi. Ayon kay Abeng, nagkasakit ang lola niya nang hindi niya nalalaman. Kagabi pa sinumpong ng malubhang sakit itong matanda. At para siyang inaapuyan sa mismong kanilang pamamahay. Sinasabihan na nito si Abeng na lumayas na sa mismong araw na yon. Pero tumutol naman ito sa kadahilanang wala na silang pupuntahan. Hanggang sa hindi na yon nagkaroon ng lakas upang tumayo at nakahiga na lang yon. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. At tila ba nagbabaga sa init ang katawan ng lola nito ni Abeng dahil sa sakit. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ng tanghali at yung lola ni Abeng ay tuluyan ng namatay. Matapos ang umagang yon, pumunta itong si Amading sa kubo nito ni Lolo Ruben upang ibalita ang nangyari dito. Saktong-sakto naman at nag-iinuman itong dalawa. Matapos yan ay agad namang nagkwento itong si Lolo Ruben sa kanyang ginawa. Ayon kay Lolo Ruben,
ang kanyang ginawa noong mga panahong nagbubuno sila ng aswang ay napakasimpleng usal lamang para sa sakit sa ulo ng masasamang nilalang. Ang tanging nagpalala sa sitwasyon ng matandang yun ay yung isinaboy niya sa ilalim ng papag nito na sumpa. Sabi ni Lolo Ruben na isang sumpa ang bulaklak ng lalaking papaya sa mga aswang. Hindi nila yon kayang hawakan at kung sakali mang isasaboy mo ito sa ilalim ng bahay ng aswang, ay tiyak na hindi yon mapapakali at hahanap yon ng tiyempo upang umalis din mismo sa bahay nito. Pero sa kasamaang palad, ang inilagay na bulaklak nitong si Lolo Ruben ay kumpleto. Sumpa at orasyon ang binitawan nito sa bulaklak na yon na naging sanhi upang hindi na makalabas ng bahay pa ang matandang yon at tuluyan ng pumanaw. Napakalakas na sumpa ng bulaklak ng lalaking papaya sa aswang ayon kay Lolo Ruben. Iniilagan talaga ng mga ito ang bulaklak na yan at mapapansin mo talagang walang ganong uri ng halaman sa bahay ng aswang. Kahit nga magtanim na lang kayo nito sa tabi ng bahay ng aswang, ay tsak aalis ang mga yon sa lugar ninyo. Sabi ko sa iyo, Enteng, hindi ko na kailangan humingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Wika ni Lolo Ruben. Matapos magsalita ni Lolo Ruben, ay ang pagtama naman ng napakalamig na simoy ng hangin sa kanilang tatlo. Napakabango ng simoy na yon at kahit sino ay mahuhumaling. Hanggang sa nag-uwi na itong tatlo. Ganun pa rin, lasing na uuwi itong dalawa. Di naman nag-aalala itong si Lolo Ruben sa kadahilan ng wala nang masyadong aswang sa baryo nila magmula noong napadapo dito si Lolo Ruben. Ang tanging iniisip na lang niya ay kung papaano niya makukuha ang loob ng mga maharlikang engkanto sa baylan. Napakalaking tulong sa kanya noon pag nagkataon. Pero sa isip-isip niya, parang imposibleng mapagbigyan ng kahilingan niya sa kadahilan ng napakataas na uri na ng mga engkantong yon. Di niya na muna gagawin ang mga bagay na yan, bagkus ay pagtutuunan niya na lang ng pansin ang susunod na gapasa ng palay. Bale, malawak-lawak din kasi ang palaya na katabi ng kanyang kubo, kaya hindi talaga pwede na hindi siya makigapas roon. Hanggang sa dumating ang gapasa ng palay at nakigapas itong si Lolo Ruben. Bale, tumulong na din sa kanya itong si Lolo Enteng upang maparami ang kanilang magagapas. Tapos maghahati na lang sila sa bigas na makukuha nila. Noong mga panahong ito, hindi pa talaga bigas ang naibibigay sa kanila pagkatapos ng gapasan, bagkus ay humay lamang. Ang humay ay ang tawag sa amin ng bigas na meron pang balat. Nilalagay ito sa isang bayuhan upang matanggal ang mga balat nito. Sumapit ang araw ng paggagapas nila ng palay. Maaga pa lamang ay nandun na itong si Lolo Enteng. Masiglang masigla ito noong mga panahong iyon at katok ito ng katok sa bahay ni Lolo Ruben. Ben! Ben! Ayo! Wika ni Lolo Enteng habang kumakatok. Bumukas naman kaagad ang pinto at nakita niyang nakapaghanda na din pala itong si Lolo Ruben. Oh! Tara natin! Wika ni Lolo Ruben. Matapos yan ay naglakad na ang dalawa patungong palayan. Habang naggagapas ang mga ito,
ay tila ba hindi mapakali itong si Lolo Ruben sa kanyang ginagawa. Pagkatapos nitong gumapas, palingon-lingon ito sa paligid. Medyo malayo na ang ginagapasan nila sa bahay nitong si Lolo Ruben. Sa kadahilanang may nauna nang nakapwesto doon, sa kung saan malapit sa bahay niya. Wala silang pagpipilian kung hindi ang dumako sa malayong parte ng palayan. Habang naggagapas itong dalawa gamit ang kanilang garab, ay meron itong napansin na isang grupo nang nakikigapas ng palay na napakabilis. Malayo yun sa kanila pero pansin mo talagang napakabilis maggapas ng mga ito na para bang isa silang grupo ng mga traktora. Balipito ang bilang ng mga yon. Yung dalawa tagapasa ng palay, yung dalawa tagasilid ng palay, at yung tatlo, tagagapas. Teng, tingnan mo yan. Mga aswang yan. Wika ni Lolo Ruben. Ano? Paano naman naging aswang yan, Ben? Eh, tingnan mo yung araw, oh. Tirik na tirik. Dinasunog yung mga yan. Sagot ni Lolo Enteng. Hanggang sa nakapagkwento itong si Lolo Ruben tungkol sa mga ganong uri ng aswang. Ang lahi ng aswang na yon ay angka ng aswang na nangangalap ng mga mutya ng kalikasan upang mas lumakas palalo ang mga ito kung sakaling sila ay makikipaglaban sa may mga alam. Kadalasang kinukuha ng mga nilalang na yon ay mutya ng saging o hindi naman kaya ay mutya ng ilog. Sadyang napakalalakas at napakabibilis ng lahi ng mga ito. Tinitingnan lang ito ni Lolo Enteng habang si Lolo Ruben naman ay naggagapas tapos nagkukwento sa kanya. Maniwala kayo o hindi, makalipas lamang ang 10 minuto ay ubos na ang parte ng mga palay na ginagapasan ng mga nilalang na yon. Pagkatapos maubos ng parte ng lugar na kanilang ginagapasan, ay dali-dali itong nagsitungo sa ibayong parte ng palay hanggang sa nawala na ang mga ito ng tuluyan. Di naman ito pinakialaman pa ni Lolo Ruben, bagkus ay dali-dali na din silang naggapas upang matapos ng maaga. Sumapit ang hapon at 3 sako ng palay ang kanilang nakuha. Galak na galak ang mga ito dahil sa kanilang hatian. Siyempre, pang 2 buwan ng pagkain mo na yun eh. Hanggang sa umuwi na nga itong si Lolo Enteng, daladala ang kanyang hati. Habang naglalakad ito, nakasalubong niya ulit yung 7 aswang. Hindi ito nakatitig sa kanya, bagkus ay nakatingin lang ito sa pinakadulo ng dinadaanan nila. Agad namang napailag dito si Lolo Enteng, dahil nga alam niyang mga aswang ito. Paglagpas na paglagpas dito ni Lolo Enteng, ay agad siyang sinalubong ng napakasangsang na amoy na halos ikasuka niya. Pagkalanghap na pagkalanghap niya palang dito, agad siyang nakaramdam na maduduwal siya. Hindi na nito nagawa pang huminga dahil nga sa tindi ng baho ng mga yon. Magbabandang 5 na nung mga oras na yon. Paglagpas nitong mga to sa kanya, tinitigan niya kung saan ito papunta. Laking gulat na lamang nitong si Lolo Enteng
nang makita niyang pumasok ang mga yon sa daan papuntang kubo ni Lolo Ruben. Okay, sunod kagad natin yung part 8. Bakbakan na to. Yun lang. Salamat.